Magandang gabi, Oriental Mindoro. Narito na ang mga pangunahing balitang nakalap ng Newsline staff and crew sa buong isang linggo. At sa ulo ng ating mga balita, AFP at PNP sa Mimaropa tiniyak ang kahandaan sa banta ng terorismo. Barangay Kagawad, arestado sa bypass operation. Temporary water filter sa Mount Baclayan Watershed sa Puerto Galera na itayo na ng FESI. At sa detalye ng ating mga balita, mahigit 600 senior citizen sa lungsod ang nakiisa sa taunang Santa Cruzan sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Office of the Senior Citizen Affairs at Federation of Senior Citizens Associations of Calapan City. Layunin nito ang makapagpakita ng pagpapahalaga sa kinaugalian ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino, ang Santa Cruzan. Dito, tampok rin ang pagsayaw ng mga matatanda ng Mirasol at pagdadasal sa prosesyon. Dumalo rin sa City Mayor Arnancy Panaligan, aniya, nagpapasalamat siya sa mga lolo't lola ng lungsod na aktibo pa rin nakikisa sa Santa Cruzan. Hangad niya na sana'y magpatuloy pa ang aktibidad na ito sa mga susunod pang taon at biyayaan pa ng malakas na pangangatawan ang mga senior citizens. Sa ibang balita, nitong Mayo, sunod-sunod ang kasiyahan sa iba't ibang barangay kabilang na ang mga patimpala. Sa Barangay Patsoka, rumampa ang 13 kalalakihan sa Miss Gay Barako 2017 at hindi ang pagpapamakeup o pagsusuot ng damit pambabae ang matinding hamon na hinarap nila, kundi ang paggamit ng high heels. Ang masayang istorya ng sexy matons, ihahatid ni Mel Francisco. Beautiful girl, wherever you are, I knew when I saw you, you had opened the door. Hinarap ng 13 kalalakihan ang hamon ng pagiging babae sa kanilang pagsali sa search for Miss Gay Barako na Barangay Patsoka, lungsod ng Calapan, gabi nitong 29 ng buong kasalukuyan. From maton to sexy ladies, ito ang peg ng mga machong nagbihis babae at rumamba sa entablado. Introduction pa lamang, nagpakitang gilas na agad ang mga kalahok. Sa casual wear, todo rampa ang mga partisipante. Meron lang akong dalawang kasabihan. Magdasal para mabuhay at mag-toothbrush para mabuhay din ang iba. Thank you! Madali ang mag-makeup, magsuot ng wig at magbihis babae. Pero hindi biro ang magsuot ng high heels at rumampa. Pero ang mga kalahok, caring-carry ang mag-fashion show. Yun nga lang, dahan-dahan o pantiyak na nakatayo hanggang sa matapos ang pagrampa. Pero ang iba, gusto mang sumabay sa karamihan, wala namang magawa sapagkat walang magkasya. Kaya naman ang kanilang itinerno sa long gown, sapatos. Pero nang tumagal na ang pagkakatayo sa entablado, ang iba, sumuko na at nagtanggal na ng pampaa. Sa interview, mas nakilala ng mga manonood ang mga naglakas loob sumali sa paligsahang alam nilang tibay ng dibdib at mukha ang unang puhunan. Ang mga first-timers, nakikisabay sa mga nakailang ulit ng lumahok sa parehong patimpalak. At ang sumapit na ang pinakahihintay na sandali, ang awarding. Tila mga binibining kinabahan rin ng mga kalahok. Minor at special awards pa lamang, para bang titulo na ang pinanalunan. Sa huli, nagapi ng 3 Gay Barako ang kanilang mga katunggali. Second runner-up, si candidate number 1, Joriel Temple. Habang first runner-up naman, si candidate number 12, Mark Paul Sabido. At ang reyna ng gabi. Congratulations, you are the Miss Gay Barako 2017! Ang Hakot Awards na si candidate number 4, Arnold Johnson Aglero, na napagulong pa sa entablado sa kanyang pagkapanalo.
Tumanggap ang mga nagwagi ng tropeyo, corona at cash prize. Habang may consolation prize rin naman para sa mga hindi pinalad na manalo. Sa huli, higit sa premyo, ang kasiyahan ng mga manonood ang nagpasigla sa mga kalahok sa nasabing kompetisyon. Mel Francisco, TVNet, Newsline. Samantala, walang pinipiling edad ang pagiging fanatic. Ito ang pinatunayan ng isang 59 years old na lola na sa kabila ng edad ay nananatiling masiyahin at patuloy na sumusuporta sa kanyang iniidolong love team na Aldab. Alamin natin ang kanyang kwento mula kay Rain Narzabal. Mula pagkagising sa umaga hanggang bago matulog sa gabi, tila parte na ng pang-araw-araw na buhay ni Felipa Bisayana ang tambalang Alden Richards at Maine Mendoza, o mas kilala bilang Aldab. Aniya kasiyahan na niya ang mapanood ang mga ito. Sa edad na 59, tanging pinagkakabalahan na lamang ni Aling Felipa ay ang suportahan ng kanyang mga idolo. Wala naman aniya ang problema sa kanyang anim na anak na lahat ay nakatapos na ng pag-aaral dahil pinapabayaan na siya ng mga ito sa pagiging fanatic na minsan pa nga ay nagbibigay sa kanya ng panggastos para makapunta sa mga shows ng Aldab at bumibili ng mga magazines at posters nito. Maagang nabalo si Aling Felipa sa kanyang asawa, kaya naman wala siyang naging kahalili sa pagtataguyod ng kanyang mga anak upang makapag-aral ang lahat ng mga ito. Tanging paglalabada at pagbebenta lamang ng gulay ang naging hanap buhay noon ni Aling Felipa. Kaya naman sa sobrang kasipagan ay hindi na nakakapagtakang kinaya niyang buhay ng mga anak ng mag-isa lamang. Sa tuwing may magtatanong kay Aling Felipa kung bakit siya naging fanatic ng Aldab, ang tanging nagiging sagot niya ay masaya siya kapag napapanood niya mga ito. Naaalala niya noon na sa sobrang laki ng kanyang problema ay naisip na niya na sana'y mawala na siya sa mundo. Ngunit nang makita niya ang tagpo sa TV kung saan ipinapakilala si Maine kay Alden, ay tila nawala lahat ng kanyang dinaramdam. Dito na nagsimula ang pagkahumaling ni Aling Felipa sa Aldab. Mula sa mga magazine cover, album, poster at DVD, lahat ng iyon ay mayroon si Aling Felipa. Parang sila yung nagbigay sigla sa akin nung ako yung may malaking problema. Totoo yun. Dahil once na makita ko sila, parang wala na akong problema. Once na marinig ko lang, wala na. Sana'y magkatuluyan para malubos na yung anak ko. Kaligayahan. Sa kanyang edad, pinapatigil na siya ng kanyang mga anak sa trabaho. Ngunit ang katwiran niya, malakas pa siya at gusto pa rin niya ang kumita ng sariling pera. Kaya naman kahit naglalabada, ay bit-bit niya ang tablet na bigay ng kanyang anak para makapanood ng Aldab. At kapag may mga nakaschedule na concert at mall shows ang Aldab, ay talagang pinag-iipunan niya ito at lumuluwas pa siya ng Maynila para lang makapunta at makita ang mga iniidolo. Kaya naman sa darating na 60th birthday, natatanging wish ni Aling Felipa ang mayakap at makita ng malapitan ang Aldab. Ang wish ko sana'y makadaupang palad yung dalawa. At lahat ng double cards sana. Rainer Sabal, TVNet Newsline. Magbabalik po ang TVNet Weekend Report. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise
to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free air conditioner. Nakikita sa tubigan o pisikan, pangkaraniwan kung maituturing. Subalit alam nyo ba na mabisang panggamot rin ang gulay na kangkong, lalo na sa sakit na diabetes? Alamin natin yan sa report ni Jake Veray. Ang kangkong o tinatawag sa Ingles na potato vine, swamp cabbage o minsan ay water spinach ay isang karaniwang gulay na nakikitang tumutubo sa mga basang lugar at mga nakasalansan na tubigan gaya ng mga maliliit na lawa o pisikan. Ito ay may scientific name na Ipomea aquatica. Ang iba't ibang bahagi ng halaman na ito ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Ito ay may taglay na protein, vitamin C3 at B2. Mayroon rin itong mineral na iron at calcium. Batay sa pag-aaral, maaaring gamitin ang kangkong bilang gamot. Ang dahon at tangkay nito ay kadalasang kinakain lamang. Ay maaari ring patuyuin, katasan o dikdikin upang magamit na panggamot. Ayon kay Kadiwi Albufera, isang siyentistang magsasaka, ang kangkong ay mainam sa mga may sakit na diabetes. Kasi yung kangkong, more on ang taas ng kanyang insulin. Ngayon, para matake mo yung insulin ng kangkong, pag ninaga mo siya, pag tinake mo, lagyan mo ng 2 kutsarang yung virgin coconut oil para parang nagturo ka na ng insulin. Kaya yung kung halimbawa ikaw ay mataas ang sugar, i-re-regulate yan, bababa. Kaya lang, kung regular kang umiinom no, nung pinaglagaan ng kangkong, ay posibleng bumaba ng todo. Kaya minomonitor. Regulate. Bagamat mabisang gamot, kinakailangan pa rin maging mapanuri sa kangkong na bibilhin. Ayon kay Kadiwi, dahil ito ay isang detoxifier na gulay, malaki ang posibilidad na dinidetox rin nito ang tubig na sinisipsip ng mga ugat nito. Yan yung vegetable detoxifier na vegetable yan. Kaya lang kung nasa tubig yung kangkong, possible na dinitox din niya yung tubig. Maaring, lalo kung galing sapa, sa hindi naman natin alam na sapa, sumisip-sip ng mga toxic niya, mga toxin. Ngayon, kailangan paglulutuin natin yan, bibiyakin natin yung stem niya, yung stock niya. Kasi, kuminsan may laman lasa niya. Kaya mas mainam na nire-recommend ko para sa mga household, kung magtatanim sila, sa box na lang yung upland kangkong. Bukod sa sakit na diabetes, mabisa rin ang katas ng dahon nito bilang pampasuka o emetic, lalo na sa mga kaso ng pagkalason. Mainam rin ito sa impeksyon ng bulati sa tiyan. Maaaring ipainom sa taong may mga parasitiko sa sikmura ang pinatuyong katas. Mabisa rin itong pampaalis sa mga naninirahang bulati sa tiyan. Pinatatapal din ang dinikdik na dahon nito sa taong dumaranas ng mataas na lagnat at pagdedeliryo at sinasabing may mabuting epekto din sa taong hirap sa pag-ihi ang pag-inom na pinaglagaan ng dahon ng kangkong. Once na organic yung kinain mo, nahihin ka na nun sa ulit. Yung nadidetox ka, katulad ng kangkong, yan yung vegetable detoxifier na vegetable yan. Sa ibang balita, patuloy pa rin sa pagbabalik ng deposito sa mga member consumers ang Oriental Mindoro Electric Cooperative o ORMECO. Matatandaan na ito ang atas ng Energy Regulatory Commission o ERC sa nasabing kooperatiba para sa mga nagbigay ng deposito ng kanilang metro mula noong taong 1994 hanggang 2008. Ayon kay Andy Zamora, Chief ng ORMECO Member Services Division, bukas pa rin ang ORMECO sa lahat ng nagdanais na kunin ang kanilang deposito basta't kompleto lamang aniya ang mga requirements.
kabilang sa kailangang dalhin ng mga magre-refund ng kanilang meter deposit ang original copy ng Ormeco receipt for guarantee deposit o notarized affidavit of loss kung ito ay nawala na sa inyong pag-iingat. Magdala rin ng valid ID, ipakita ang orihinal at magbigay ng photocopy lamang. Kung kinatawan lamang ang siyang mag-refund, kailangan pa rin niyang dalhin ang mga nabanggit na requisitos kasama ang authorization letter at notarized special power of attorney. Sa huling ulat ng Ormeco, nasa 49 na milyong piso ang halaga na kanilang nakatakdang ibalik sa member consumers at tanging mahigit sa 1 milyon piso pa lamang ang nare-refund. Pahayag pa rin ang nasabing opisyal, binigyan lamang sila ng ERC ng 2 taon upang ibalik sa member consumers ang naturang halaga at sa looban ng 2 taon, sakali mang hindi ito ma-refund, ay kukunin na ito ng gobyerno. Ganun paman ay nakatakdang sumulat ang Ormeco sa ERC na humihiling na pahintulutan na lamang ang Ormecong automatikong ibawas na lamang sa monthly bill ng mga hindi pa nare-refund na member consumers. Upang makatiyak sa detalye at ilan pang requisitos, maaari po kayong tumawag o dili kaya ay magsadya sa tanggapan ng Ormeco para sa inyong meter deposit refund. Mahigit 100 mga mamamayan ng Sitio Mana 1 at 2 sa Barangay Balite, Nauhan ang hinandugan ng serbisyo ng Public Safety Company, Regional Public Safety Battalion sa kanilang isinagawang community immersion noong Martes. Ang istorya ihahatid ni Jao Maronilla. Libreng gupit, tuli at pagpapakain. Ito ang inihandog ng mga kapulisan ng Public Safety Company, Regional Public Safety Battalion sa mahigit 100 kabataan ng Sitio Mana 1 at 2 sa Barangay Balite, Nauhan. Sa kanilang isinagawang community immersion noong Sabado hanggang Miyerkules, 27 hanggang at 31 ng Mayo. Ayon kay Police Senior Inspector Hope Balaswit, Company Commander, ito ay tao ng programa ng PSC or PSB upang makapaglingkod sa mga mamamayang hindi masyadong naabutan ng tulong. Ang ginagawa natin kasi ito yung ang tawag namin dito is community action team activities. Sa amin kasi sa BNP, may programa kami na pinipili namin yung mga paraplang barangay, yung mga nangangailangan talaga, kung sino talaga ang dapat maabutan ng mga tulong. So, ang ginagawa ng unit namin, kami ang nag-initiate, kami humanap ng mga makakatulong, mag-sponsor ng mga kakailangan para dito sa outreach namin. So, marami itong pa namin actually nag-start to nung 27. Unang ginawa ang unang plan is house to house visitation. Parang nagganda kami ng social investigation para malaman namin ano ba talaga yung kailangan ng community. Mm-hmm. After that, yun na, nung nalaman namin yung kailangan, kaya kinuha namin itong medical dental mission, libreng gupit, libreng tuli. Marami pang iba, tree planting activities, may lectures in symposium. Nagpaliga rin kami para sa mga kabataan. Maliban sa gupit at tuli, may libreng gunot rin ng mga ipin at medical check-up, kasunod ang pamimigay ng mga gamot at mga regalo para sa mga kababayang mangyan. Nagtanim rin sila ng humigit kumulang na 200 mga puno ng mahogany para sa proteksyon na rin ng kapaligiran. Pagkaraan naman ng ilang oras, naghain ang mga kawanin ng pulisya ng sopas para sa mga benepisyaryo. Nagbigay rin sila ng mga biscuit at crackers para sa pandagdag merienda. Samantala, sinaayos rin naman ng mga pulis ang paligid ng Barangay Balite noong Sabado at naglagay rin ng ring at board sa basketball court upang makapaglaro ang mga kabataan. Tinuruan rin sila ng basic self-defense at martial arts para sa karagdagang personal na seguridad. Sa huli, umaasa sila na mas maraming mamamayang nangangailangan pa ang kanilang matutulungan sa mga susunod na taon. Jao Maronilla, TVNet Newsline. Antabayanan ang iba pang mga balita sa amin pong pagbabalita. Let's go.
mura maging Bestselon ka na. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nagpulong ang mga opisyal ng Police Regional Office Mimaropa at 203rd Infantry Brigade upang talakayin ang sitwasyon ng kapayapaan at seguridad ng rehiyon at Mindoro at kahandaan nila sa banta ng terorismo sa Area Joint Peace and Security Coordinating Center meeting at 31 ng Mayo. Pinangunahan ng aktibidad ni 203rd Infantry Brigade Commander Colonel Antonio Parlade Jr. at PRO Mimaropa Deputy Regional Director for Operation Police Senior Superintendent Ferdinand Garay. Kasabay ng nararanasang kaguluhan sa Marawi City, nais nilang matiyak ang kahandaan ng bawat isa sa ganitong sitwasyon bagamat ayon kay Colonel Garay, sa kaniya aniyang assessment ay malayong mangyari dito ang sinasapit ngayon ng Marawi. Wala rin aniyang banta sa seguridad sa rehiyon, ganun pa man, mas mainam aniyang handa sila sa lahat ng pagkakataon. Palagay ko sa assessment ko with the coordination that's ongoing with PNP, malayo pong mangyari. In fact, ang pinag-usapan namin kanina, paano tayo gagalaw just in case, paano yung planning natin, paano yung joint operations natin, just in case. And the best way to do that is to plan as early as now. Wala kami nakikita ng threat. Of course, kung ang pag-usapan yung NPA, matagal na lang pinaplan yun mag-conduct sila dito na isang malaking tactical offensive. Since February 6th, plan nila yan. And ever since, hindi nila kayang gawin dahil sa magandang coordination between the Philippine National Police, the Army, and of course, yung mga kababayan natin dito sa Mindoro. But right now, threat, wala kami nakikita. Even yung mga mauti threat group niya, wala kami nakikita. Sa kabuuan, ayon pa sa opisyal Mapayapa sa Mindoro, bunsod ng kooperasyon ng mga mamamayan at magandang koordinasyon sa pagitan nila ng kapulisan. Napakaganda po ng peace and order situation natin. Kami natutuwa dun sa mga cooperation ng ating mga kababayan dahil namemaintain natin yung peace and order. And of course, yung coordination between the Philippine National Police and the Army is very good. Right now, katatapos lang ng conference namin, JPSCC, at pag-usapan niya, pinag-usapan namin dito yung sitwasyon sa Mindoro. And I think we're very happy. Masaya tayo na so far walang major incident na conduct dito sa violent incident na nangyari dito sa Mindoro. Tiniyak ni Colonel Parlade na handang-handa sila at maging ang PNP upang panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon at probinsya ng Mindoro. Aniya, bagamat ilang makakaliwang grupo ang nanggugulo at nakakasagupa ng mga militar, maliit lamang aniya ang bilang ng mga ito at kaya nilang gapiin. Handang-handa ang ating kapulisan at ang Philippine Army. At sabi ko nga sa inyo, matagal nilang pinag-iisipan na pagtulong-tulungan ang meaning. Nagkakagulo tayo dahil mayroong mga augmentation galing sa ibang lugar. Dumadami ang nakikita nilang sightings dito minsan dahil doon sa mga dayo from Quezon, from Batangas, from Laguna, from Samorin. Otherwise, yung mga taga rito lang, very minimal ang personality dito at saka kayang-kayang i-contain ang ating PNP at Telegram. Sinigundahan naman ito ng kapulisan ayon kay PRO Mimaropa DRDO Police Senior Superintendent Garay, handa ang kapulisan at lagi silang nakasuporta sa mga kasundaluhan. Ready po kami dyan, pero sana naman ay hindi umabot sa ganung punto. No? Kasama natin ang AFP, yung support namin ay nandyan palagi. Ever since naman yung cooperation namin ay nandyan palagi sa mga operations,
pag tinatap kami ng AFP, pinaprovide namin yung mga necessary support. Ganun din naman ang AFP pag kailangan namin yung support nila ay nandyan. Sa huli, anila, walang dapat ipangamba ang mga mamamayan sapagkat handa ang AFP at PNP na bantayan ang kaligtasan ng mga mamamayan at panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon. Sa mga kaguluhang patuloy na nagaganap sa ilang lugar sa bansa, panalangin ang tanging hiling ng simbahan para sa mamamayan. Nakakabagabag ito ang pahayag ni AVC Vicar General Reverend Father Nestor Adalia dahil sa mas nagiging masalimuot na ang kalagayan ng bansa na humahantong sa walang katapusang palitan ng mga putok ng magkabilang partido at walang awang pagitil ng buhay. Aniya, ngayong taon, mula 13 ng Mayo hanggang 30 ng Oktubre, ipinagdiriwang ang 100th anibersaryo ng pagpapakita ng Mahal na Birhen sa Fatima. Kaya naman sana'y manaig ang kabutihang loob ng Birheng Maria sa bawat isa, anuman ang relihiyon nito. Katulad na laging payo ng simbahan, lahat ay pantay-pantay sa mata ng Diyos at hindi pahuli ang lahat upang magbago. First, I believe ay pinaniniwala na mas kailangan natin ang panalangin. Alam nyo, itong taong ito ay napaka makahulugan. Ating inaalaala, isasanda ang taong pagkapakita ng Mahal na Birhen sa Fatima. The Centennial Apparition from May 13 to October 13. At hindi na gusto kong mensahe. At ang mensahe ng Mahal na Birhen ng Fatima, laging magdasal para sa kapayapaan. And that is what we need now, peace, not only in the Philippines but in the whole world, but lalo na ngayon sa nangyayari sa kasalukuyan. We have really to pray for that peace. At yung kapayapaan ay dapat magsimula sa kalooban ng bawat isa. Ikalawa ay naroon ang ating panawagan sana sa iba't ibang mga grupo na nag-aaklas at alam naman natin ngayon sa kasalukuyan na nangyayari sa Marawi City, ang grupo ng Mauti Group, na sana ay ang kanilang isipin ay ano ba yung makakabuti sa tao at sa sambayanan at hindi yung ano man ang kanilang mga ideolohiya o ano man yung kanilang pinaglalaban. Sana ay makatao pa rin at siyempre hindi naman natin masasabi makadiyos sapagkat kung ibang kailang reliyon, but sana ay doon pa rin wala namang reliyon para sa kapahamakan ng tao at wala namang ideolohiya para sa kapahamakan ng ating kapwa. Kaya sana kung ano man yung mga ideolohiya, paniniwala ng iba't ibang grupo ay ang iisipin ay kung paano itataguyod ang buhay at hindi ang kamatayan. Nakakalungkot ang senaryo ngayon ay na rin sa mga balitang ating naririnig na totoo naman na ang daming buhay sa bahagi ng multi-group, lalo sa bahagi ng mga militar at ng bahagi din ng mga civilians. Ako'y siyempre nakakaawa at ako'y awang-awa doon sa mga pamilya, whether they are multi-group or lalo na sa bahagi ng military and the civilians. I think, mahalin ang buhay. Mahalin ang buhay. At kung ano man ang ating gusto at ipinag-aaklas at paniniwala, sana yung buhay pa rin ang ating itataguyon. At higit sa lahat nga, ibabalik ko, sundin natin ang panawagan ni Mama Mary ngayong kasandaang taong anibersaryo ng pagkapakita niya sa Fatima. Manalangin para sa kapayapaan ng mundo. Samantala, dagdag pa ni Reverend Father Adalia, ipinanalangin rin ang mga sundalo at kapulisan na siyang nagbabantay at nagpapanatili sa seguridad ng bansa. Huwag din aniyang kaligtaan na sa kabila ng kaguluhan ang pananampalatay sa Diyos na lumikha ang siyang dapat na mamayani. Samantala, huli ang isang barangay kagawad sa bypass operation na isinagawa ng mga tauhan ng Regional Police Drug Enforcement Unit Oriental Mindoro DEU
Calapan City DEU at Pidea Mimaropa bandang alas 4:30 ng madaling araw at 31 ng Mayo sa Barangay Lalud, Lungsod ng Calapan. Kinilala ang sospek na si Cesar Dihucos Manalo, 58 anyos, kagawad at residente ng nasabing barangay. Dahil halal na opisyal, itinuturing itong high value target. Sa ulat, nakabili umano ang nagpanggap na buyer sa suspect na dalawang heat-sealed plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu, habang na-recover naman umano sa posisyon nito ang anim na heat-sealed plastic sachets na naglalaman rin ng hinihinalang shabu. Inihahanda naman ang kaso sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban dito. Tampok ang iba pang mga balita sa pagbabalik po lamang ng TVNet Weekend Report. Tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Iniwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Ay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCTA. Sa bayan ng Rojas, isinagawa umaga ng 27 ng Mayo taong kasalukuyan ang bloodletting activity sa Rojas Parish Hall sa nasabing bayan. Ang nasabing aktibidad ay pinamunuan ni na Parish Priest Father Buhay Villaluna, Parish Social Coordinator Brad Hill Guani, kasama ang Singles for Christ PNP RPSB 3rd Maneuver Company, PNP LGU at Rojas Health Unit sa pakikipagtulungan ng Oriental Mindoro Blood Council. Nakiisa rin dito ang ilang parishioners, pribadong grupo at individual. Layunin ng naturang aktibidad na makalikom ng dugo kung saan ay lubhang malaki ang demand o pangangailangan sa kasalukuyan sa Oriental Mindoro Provincial Hospital. Pinakain muna ng mainit na aros kaldo na may kasamang nilagang itlog ang mga magdo-donate ng dugo at tiniyak na nasa maayos silang kondisyon, normal ang blood pressure at tama ang timbang. Sa huli, lubos naman ang pasasalamat ng pamunuan ng simbahan sa pangunguna ni Father Buhay sa lahat ng nakiisa at nakibahagi sa kanilang dugo mo, buhay ko. Sa bayan naman ng Puerto Galera, base sa napagkasunduan ng nakaraang coordination meeting sa pagitan ng Puerto Galera at LGU at ng kumpanyang Philippine Hybrid Energy Systems Incorporated o FESI na siyang may hawak ng proyektong wind farm sa nabanggit na bayan, na itayo na ang temporary water filter sa Mount Baclayan watershed dito. Matatandaan na matapos ang dalawang araw ng pag-uulan sa naturang bayan, naging kulay itim at halos putik na ang tumutulong tubig sa kani-kanilang gripo. Matapos ang inspeksyon ayon kay Puerto Galera Mayor Rocky Ilagan, ito aniya ay dahil sa tinamaan ng nabanggit na proyekto ang kanilang watershed na siyang pinagkukunan nila ng malinis na maiinom na tubig.
Kaya naman dito ay agad na nagsagawa ng pagpupulong sa pagitan ng Puerto Galera LGU at FESI kaharap ang gobernador ng lalawigan. Una nang napagkasunduan ang pagtatayo ng temporary water filter bilang immediate action ng FESI. Apat na araw ang hiniling ng site manager nito na si Engineer Eric Epa at ngayon nga ay nakatayo na sa Mount Baclayan. Ayon naman kay Municipal Environment and Natural Resources Officer Joan Yap, bagamat naka-install na, kailangan pa nilang suriin ito sa pangunguna ng Puerto Galera Water Works. Dagdag pa ni Menro, bukod sa pagsusuri ng temporary water filter, nakatakda rin silang magsagawa ng inspeksyon sa project site at tiyaki na itinutupad ng FESI ang mga napagkasunduang gawain upang mapangalagaan at proteksyonan ang kapakanan ng mga mamamayan ng Puerto Galera. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew sa buong isang linggo. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Morenaline Bautista na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi.